mga Power Rangers. Welcome sa aking munting tanghanan sa YouTube. So, bago ka pa lang, tapos gusto mong matuto sa mga buhay marino, mga travel, so huwag kalimutang mag-subscribe at i-click yung push button. So, ano bang pag-uusapan natin sa video na to? Ito ay suggested ng isa kong kaibigan na marino din, isa second officer. Paano daw mag-adjust ng mag-meeting compass. So, salamat sa iyo, Meg, for this topic. So, sa barko, may dalawa tayong compass na ginagamit. So, ito yung gyro compass at saka itong mag-meeting compass. Gyro compass, yan yung primarily na ginagamit talaga dahil dinadrive siya ng electricity tapos hindi sa affected ng magnetism ng mundo. Pero kailangan din ng magnetic compass in case na mag-shutdown yung electronics o yung mag-shutdown yung wala tayong power sa barko, hindi tayo makanavigate with gamit ang gyro compass. So dito tayo sa So ang pag-adjust ng magnetic compass, kailangan adjustin ito pag lumaki na yung deviation ng magnetic compass mo ng mga 5 degrees up. Ang allowed lang mag-adjust nito isang licensed compass adjuster or si master. Bakit ba kailangan i-adjust to? Kasi pag nag-navigate ka with the using of magnetic compass, pag malaki ang deviation, mahirap makarating doon sa gusto mong puntahan. Okay? Ito tayo. Ito yung buong body ng magnetic compass natin. So, ituturo ko sa inyo yung mga korektor ng isang magnetic compass. So, ito yung tinatawag nating Lenders bar, itong body na to, Lenders bar. Korektor ito, kino-correct nito yung vertical magnetism ng area or especially sa barko. Ito yung tinatawag nating quadrantal spare, isang korektor din, ginagamit sa pag-correct kung naka tutok yung heading ng barko sa mga intercardinal points. Example, northeast, southeast, southwest, northwest. Yan yung mga intercardinal points. Saka ito yung healing magnets natin. Itong mga to. Yan. Mga healing magnets yan. So ito yung fore and aft magnets. Ito naman yung outward shift magnets natin. Ito ginagamit na corrector pag nag-adjust ka ng magnetic compass pag nakatutok yung heading mo sa mga cardinal points katulad ng north, south, east, and west. So yan ang mga corrector na ginagamit. Okay? So ano bang dapat i-consider pag nag-correct ng magnetic compass? So, kailangan alam mo yung magnetic compass mo na clear ng mga bubbles. Wala sang bubble sa taas. Sa bowl niya. Number 2, dapat alam mo yung biration sa locality. Ano ba yung biration? Yung biration, yan yung difference between ng true north at saka magnetic north. Pag sinabing true north, fixed position. So, yan yung north pole natin. Yan yung pag gumawa, yung nakalagay dyan sa mapa, true north ang tawag dyan o geographical north. Ang magnetic north, yan yung kung saan pag may hawak ka na compass needle, yung needle ina-align niya yung self niya doon sa magnetic north ng isang lugar. So, in short, ang magnetic north ng Pilipinas is different from the magnetic north ng Singapore or other country. So, ang variation can be west or east. So, yan ang tandaan nyo. Okay, dito tayo. So, ang ngayon sa area namin, yung heading namin ng gyro compass, ang heading ng gyro compass namin is 333 degrees. Supposed to be, dahil may variation kami sa area na 4 west, so dapat ang magnetic compass namin is 337 degrees. Diba? Kasi 4 west, so compass best, error west. So, yun. Bale, plus 4 sa magnetic compass. Pag dito, naka-indicate na meron kami 339 degrees. So, meaning may deviation kaming 2 degrees west. So, yan yung deviation namin.
Ngayon, kailangan natin i-correct yan. So, pag-correct yan, kailangan mo, pangatlong procedure para ma-correct mo, kailangan yung area mo malapad, safe, na makaikot ka. Supposed to be na, sad to say, nasa park, nasa puerto kami, hindi ko magawa yan. Pero ito yung procedure. Kailangan malawak yung area, safe, malalim, kalmado, hindi masyado malakas yung hangin. Consider nyo lahat yan. Una-una, kailangan mo kasing umikot ng 360 degrees. Bakit? Kailangan mong ilagay yung position ng barko o yung heading ng barko sa mga cardinal points at saka inter-cardinal points. So first, iikot ka. Ilagay mo yung barko mo sa north or sa 000 degrees. Pag nakatutok yung heading mo sa 00 degrees, order ka dun sa mababa, sa bridge, 000 degrees, then tutok mo, steady ka muna dyan, titingnan mo kung ilan yung reading ng magnetic mo. So kung sa area natin is 4 degrees west yung vibration, kailangan dito 004, dahil north yung gyro compass. Hindi mo makakamit yung 004 kasi nga may division ka, nakikita mo reading dito is 006, so kailangan mong adjustin. Paano mag-adjust pag nasa cardinal points ka, katulad ng north? Ito yung outward shift magnet natin. So, mga magnets na to, ilipat-lipat mo sa mga butas. Yan, ilipat-lipat mo dyan. Para makuha mo yung division, matanggal mo yung malaking division. Pangalawa, ilagay mo na naman sa, para isang ikutan lang, pagkatapos ng north, ilagay mo sa northeast. Sa northeast, ganun din ang procedure. So, 045 degrees ang gyro compass, supposed to be meron kang 049 degrees sa magnetic, pero ang nare-reading mo is 052 o 053, o adjust mo yon. Pag nag-adjust ka sa mga intercardinal points, ito yung gagamitin mo, quadrantal sphere. Noong unang panahon, itong quadrantal sphere natin nauusog to, nagagalaw. Ngayon, bago yung set up ng magnetic compass namin, merong lang plate sa loob. Itong plate na to, ina-adjust, nilalagay sa taas o nilalagay sa baba. So, sa posisyon namin ngayon, dito. Dito sa nakalagay sa gitna. So, ito lang, ilipat-lipat mo lang yung plate na yan, kabilaan. Para malaman mo kung paan. Pag okay na, punta ka na naman sa east. Sa east, cardinal points ulit. So, a-adjustin mo na naman yung healing magnets. Kung ito yung naka-assign para sa north and south, ito naman yung sa east and west. Okay? So, ito yung mga magnets. Lipat-lipat mo lang. Mga magnets na to, yan. Hanggang matanggal mo yung malaking division. Almost malapit dun sa target mo na 1 degrees division, 0.5 degrees division. Itong dalawa to, dalawang side dyan. So, ang suon, east, southeast, south. So, ito lang ang kailangan dyan. Tandaan ang 4 and up magnet para sa west and east. Ito yung outward shift magnet natin para sa north and south. At ang quadrantal natin para sa mga intercardinal points. Northeast, southeast, southwest, northwest. So, tandaan yan. After mo maikot, naka 360 ka na, 360 degrees ka na, ang sunod mo na gagawin, secure mo na, isarado mo na lahat, fix ka na, naka-adjust ka na. Ikot ka ulit, pangalawa. Sa pangalawang ikot, hindi mo na kailangan mag-adjust. May hawak ka na ng table para sa division curve. Ngayon, kukunin mo na yung division mo after mong ma-adjust. So, punta ka ulit ng north, south, east, and west, northeast, southeast, southwest, northwest. Ngayon, during this time, wala nang adjustment. Kukunin mo na lang yung kung ilan ang division mo. Halimbawa, north ka, 004. Ang target dito, pero nagre-reading ka 005. So, meron kang division na 1 degree. So, yan na yung isulat mo dun sa card. Hanggang magkaroon ka ng division curve. Adjust, no? So, ano pa bang iba? Wala na, yun lang yung pag-adjust. And then,
ilagay yung division curve malapit na sa steering wheel para alam mo yung division ng barko. After nyan, secure mo na yung gamit, secure mo na lahat, tapos na yung pag-adjust mo ng magnetic compass. Napaka-importante ng magnetic compass kasi yan ang backup mo pag nagkaroon ka ng malfunction sa gyro compass. I hope nakatulong ako at nakabigay ng information sa mga seaman dyan, mga marino, mga milinyan, mga batang seaman, o sa gusto pong mag-seaman dyan. So, ganun lang po paano mag-adjust ng magnetic compass natin. So, kung happy kayo o okay kayo, pwede kayo mag-subscribe, mag-comment down kayo kung anong gusto nyo maging tarot. Salamat at God bless sa lahat. Bye-bye!